kapag pinadrawing mo yung mga bata ng scientist, most of them will draw a man, hindi babae. Kasi hindi yun yung role na nakikita natin na ginagawa ng mga babae. Hi, I'm Jacqueline Romero. I am a physicist and an associate professor at the University of Queensland in Australia. Nung bata ako, mahilig na ako sa maths. Natuwa ako na from English sentences, you could write mathematical equations and then from there, solve the problem. So from a very young age, I found this idea really powerful that if you could translate something mathematically, you could find a solution because there's a recipe. So in high school, we had physics every year. It really is my favorite subject in high school. Tapos meron akong isang teacher na at that time, nag-aaral siya ng quantum physics. Tapos sabi niya, yun daw yung hatest niya of all physics kasi mahirap, weird, ganyan. So lalong na, ano, na curious ako. Sabi ko, ha, ano pa yung quantum physics na yan? So what I did, Google, you know, what is quantum physics? Ang quantum physics para sa akin, ang quantum physics actually, marami na siyang technology na naibigay sa atin. So isipin mo na lang kunwari yung Xerox, photocopying machine. There's quantum physics there. Superconducting magnets, for example, sa ano ginagamit natin sa MRI, ganyan. Physics yun. Information as we know it right now. Pwede nating isipin, napaka-abstract niya, di ba? Kung bata ka, naglalaro pa siguro ng yung telepono na gawa sa lata. Pwedeng carrier of information yun. So, lahat ng information natin, embedded siya on a physical system. Para sa akin, ang beauty kasi ng quantum physics is at the bottom of everything. So, you could think of chemistry, you could think of biology. Pero, at the end, kapag i-breakdown mo siya sa pinaka-basic na component niya, quantum physics yung nandun. And to me, that's really beautiful. So we had this project when we were able to show that light travels a bit slower in free space. When you look at your physics textbook and you look at what is the speed of light, usually it would tell you it's 3 times 10 to the 8 meters per second, 300,000 kilometers per second. And that's the end of the story. We were able to show that actually, if you put some shape in that light, kung kunwari, babaguhin mo, imbis na yung laser pointer mo, bright spot lang siya. Gagawin mo siya na, kunwari, mukhang donut yung shape niya. So, napakita namin na baguhin mo lang yung shape niya, pwede siyang bumagal. And we were able to show that it slows down as much as, I think, 3,000 kilometers per second. So, fun experiment yun kasi it was actually something that was hard to do, really challenging. I think we spent more than 2 years doing that experiment. Ang maganda sa Pilipinas, hindi tinitingnan kung ano yung kasarian mo eh. Parang hindi ko talaga na-experience yung iba ako dahil sa babae ako nung nasa Pilipinas ako. So I'm part of the Center of Excellence for Engineered Quantum Systems here in Australia. And recently, meron kami yung mga women-only scholarship. Kasi when you look at physics, it's really very male-dominated. So example na lang, dito sa department namin, ang ratio ng lalaki sa babae na academic, 4:1. There is 4 times as many men as there is women. Bakit walang babae sa physics? And it really boils down, I think, to yun nga, expectations. When you look at the list of really good physicists, you'd think of Schrodinger, Heisenberg, you'd think of men. Wala kang role model, except for a few, na i-ingrain siya sa society na ang physics hindi siya ginagawa ng babae. Kapag pinadrawing mo yung mga bata ng scientist, most of them will draw a man. The nurses, the doctors, the people who take care of our emotional needs, most probably, babae yung picture in your head. So kapag merong babae na mag-break ng expectations na yon, somehow,
it is harder for them to move forward kasi they are not doing what they are expected to do. Well, I would sit through talks where you have, you know, maybe two men and one woman presenting, and they would all be, you know, equally good talks, equally technical, pero at the end, kapag tanungin mo yung mga tao, ay, yung talk ng babae, hindi siya ganun ka-in-depth. Pero, pareho lang naman. So, yung may ganun, na parang may expectation ka na, ay, babae siya, less yung technical knowledge na. Kung babae ka, talagang dapat mas gagalingan mo pa. So, parang the work that you do should be twice as good as a man's work para makonsider siya na good. I don't think it's malice. It's really just conditioning na pwede nating baguhin kung maging aware lang tayo na may mga ganun tayo na mga biases. Naalala ko nung kunwari nagde-design ako, ano ba yung gusto ko na gawin? Gusto kong maging scientist. Gusto kong maging quantum physicist. Pero wala akong makita na Pilipino na pwede kong masabi na, siya, gagayahin ko siya. So, I'm most proud that now I could be that role model for younger people na pwede nilang sabihin na pwede ko siyang gayahin. Ang tatay ko, wala siyang kakilala na physicist. So when I told him I'm going to take up physics in the university, his first question was, what will you do after? So ang sabi ko sa kanya, kailangan naman na kapag gagalingan ko, walang papansin sa akin. Kung gusto mong maging scientist, galingan mo. Kasi kung gagalingan mo, may makakapansin sa'yo. And you could take it from there.